Una-una sa lahat, magpasalamat ako sa mga media lahat at sa kayong mga grupo. Nandito po kayo upang dumalo sa press con ko ito. At magpaliwanag po ako sa buong mundo tungkol sa pagkasultan namin pareho. Kung ano mahitulong natin sa lugar natin, ano naman ang mahitulong ng presidente natin. Ito po, taus-puso po ako nang tumawag ng meeting, nagpa-presscon po ito. Wala itong connection sino man tao, ako po ito ang naggawa ng paraan ito. At una-una sa lahat, bilang Sultan Sharif Ibrahim Ajibul Muhammad Pulalon, the Sultan of Sulu in North Borneo. Maliwanag sa atin ngayon sa bansa natin ang nangyari sa Sabah, Malaysia. Ang nangungunahan doon, sina Jamalul, sina Ismail, ang Sultan, nagpunta doon mga grupo niya. At manawagan po ako, sana wag na maulit-ulit ito. At hiling ko sa Malaysia government, wag hisaktan ang Pilipino doon dahil wag nila hidamay at ang mga tao yan hindi kasama diyan sa mission yan. Kaawa-awa yan at nadamay sila sa mga ganyan nangyari. Manawagan po ako sa buong Sabah Malaysia, ng mamamayan ng Sabah Malaysia at Malaysia, government ng Malaysia, huwag nila hisaktan ang mga taong sibilyan dahil mahal ko po sila. Una o lalo-lalo na po Pilipino doon. Manawagan din po ako sa mahal natin Pangulo at sinasabi niya sumama tayo sa matuwid na daan, maliwanag po. Tama po ang sinabi niya. Sana mangunahan siya dito, kasama niya rin ang Sultan of Sulu, tumulong sa mga taong sibilyan doon. At ini Sabah, Malaysia, at pag-usapan kung sino man ang may karapatan at sa Sabah, Malaysia at ibigay sa kanya. Sana ang mahal natin Pangulo at tumulong. Handa po ang Sultan Sharif Ibrahim Ajibul Muhammad Pulalon at kasama niya at magtulungan tayo lahat, buong Pilipino at buong mamamayan ng Pilipino. Yun ang masasabi ko sa lahat. Manawagan ako bilang Sultan Sharif Ibrahim Ajibul Muhammad Pulalon to Sharif Abu Bakar, and the last Sultan authenticate ng United States of America, ang last Sultan Muhammad Pulalon. Sana ibigay nila ang kapayapaan sa paghingi ko ito ang Malaysian government at kaunlaran ng bayan at pagmamahal sa bayan. Huwag nila talaga hisaktan ang Pilipina doon kasi Pilipino, Pilipina, at hindi yan ang kagustuhan nila. Nagpunta sila doon magnegosyo upang magtrabaho. Sana kung mapuntahan nila at hindi nila idamay, sakipin nila sa magandang kamay at bigyan nila tustusin ng kagastuhan para hindi madamay sa mga kaguluhan. Hindi yan kagustuhan nila, maganyan sila. Kung gusto nila pauwiin, pauwiin nila. Huwag isaktan. Sa nakikita ko po sa TV, sa mga balita, ay maliwanag, sinasakal ang sibilyan. Sana huwag ulitin yan kasi masakit yan sa buong Pilipino. Hindi rin natin masisiri ng Sabah, Malaysia, ginawa ng Ismail. Siguro nadamay ang sibilyan natin, sina Jamalul. Sana tanungin nila sa magandang paraan. Kung kulang man kasulatan kasi nawala na siguro dahil sa paghabol, sa pag-anusbatrato sa kanila, ay dagdagan nila o bigyan nila ng kasulatan. Sakipin nila sa magandang paraan, huwag nila hidamay ang sibilyan. Mahal na presidente, tulungan mo sila. Kasama mo po ang Sultan Sharif Ibrahim Ajibul Muhammad Pulalon. Nikikiramay po ako diyan lahat. Kapag ikaw po ang gumawa ng paraan, tiyak malulutas, kasama mo po ang tunay na real descendant ng late Muhammad Pulalon. Nandito po naghihintay, naghihingi ng tulong din para sa iyo, ng tao, alang-alang sa taong bayan. Ang Sultan Sharif Ibrahim Ajibul Muhammad Pulalon, maulit-ulit ko, ang totoong descendant, kasi nakaguhit sa book, nandito po sa akin noon, pero tinakaw ng tao. Walang pwede umupo
malibang sa hiritan ng Lit Muhammad Pulalun, yung palabran na yun Muslim, sa hinga, alimbawa, kung mayroon pa siyang dugo kahit kunting katikin, walang pwedeng pumalit sa kanya yung kung hindi apo niya. Ang ginawa natin ito ngayon, malaking halaga ito. Dahil sa muski sa likop, tungkol sa Saidina Nikab, dito po ang sumpa ginawa. Hindi pwede hindi na ito, pati hindi pwede ibaliwala. Kung sino man po ang umapak sa posisyon ng Lit Muhammad Pulalun, the Sultan of Sulu, na hindi niya kaano-ano, na hindi niya kadugo, mabaliskat buong angkan niya at mawala siya sa landas. Katunayan na po, nangyari na kung Kiram. Administrator eh. Bakit papunta siyang Sultan? Mayroon pa man tagmay-ari, hindi siya nagpaalam. Dalawang bansa po ang inapakan niya. Philippine government, Malaysian government. Sana kung totoo siya, ikausap niya ang presidente natin, naghihintay kausapin. Naghihintay, nakahanda din ng tulong at tumulong sa kanila. Pero sa katunayan na hindi sila, tinuruan po ng Diyos. Pakanan ng Diyos ito na hindi sila totoo. Ginawa, pinasukan sila po ng demonyo, ng personal interest. Hindi po ang bansa na Malaysia para sa isang tao lang o sa isang lahi lang. Lahat tayo ito kasama doon. Sa panahon ng hapon, sa panahon ng ano, ng gira dumaan, kasama po ang ninuno natin ni Pagdigma. Sana naman kasama rin tayo buong Pilipino sa magtulungan at magkaisa tayo sa pagmamahal at kaunlaran ng bayan. Alang-alang sa bayan natin lahat. Lumabas po ako taos puso, handa po ako kahit anong mangyari. Hilalantad ko po sa publiko ang totoong kasaysayan na bilin na iwan dito ng ninuno ko. Sa katunayan niya po, mayroon sa 1,000 po tatak, langgal, muski. Sa 1,000 po, ebidensya. Ang muskiyan sa likop po sa sulo. Kung gusto ninyo makita, mayroon 1,000 dito naglilitrato muski. Ipakita ko po ang kakayahan na wala pang Malacanang may Sultan of Sulu na. Pero hindi yan ang pakay natin. Magkaisa tayo. Alang-alang sa bayan natin. Nabuhay tayo, Pilipino, Pilipino na. Ituloy na natin ang pagkaisa, pagmamahal. Kahit babae, kahit tayo tao, may tatay o may nanay. Gawin ng tatay at nanay, huwag tayo maglaban. Maghingi po ako ng tulong sa buong mamamayan ng Pilipino. Hindi ko kailangan ng baril. Ang kailangan ko po, dasal natin lahat para sa kaunlaran ng bayan natin. Yon ang hingi ko sa inyong lahat. Kasama po ako ng mahal natin presidente. Hindi itong pwede mabiak. Pero hindi pa kami nagkausap pati presidente. Hindi ito sip-sip. Wala ang pwedeng itong lapitan dumala ng mga problema ito kung hindi mahal natin presidente. Kaya nga, pinaliwanag ko ito ngayon. Sa publiko buong mundo, gusto ko dito marating. Mahal na presidente, handa ako kung kailangan mo ang tulong ng Sultanate of Sulu in North Borneo. Nandito po ang Sultan Sharif Ibrahim Ajibul Muhammad Pulalun. Mayroon pa po akong katibayan, simbolo ng mga ninuno ko na iwan dito sa kahit kunting halaga. Nandito po ang kitab, ipakita ko sa inyo. Ito po ang kitab, ito balat ng kambing, sinasabi nila. Ang tagal na panahon nito, siguro 400 years. Bakit siya hindi nabura? Simbolo ito ng lahat ng Muslim, ng Islam. Ito po naiwan dito sa amin na magandang alaala. Mahalaga ito po sa amin ito, ang simbolo ng Quran ito. Malaking impact ito. Kung mawala na ito lahat, mawawala na daw ang visa. Ito ang magpapatunay ang tagal na panahon na ito. Ang may-ari ito, ninuno ko noon, nakapunta sa Lit Muhammad Pulalun, the Sultan of Sulu. Ito po ang inawakan niya at binigay niya, iniwanan niya dito sa amin. Mayroon po siya litrato, authenticate ng United States of America, Volume 5.
Nandito po hawak kahit litrato na lang. Kahit ano na lang basta. Ang pangalan niya ay Muhammad Pulalun Tusarip Abubakar. Yan po ang magpapatunay, walang iba tag ni Nuno. Hindi ko ito ipamigay ang pangalan nito. Kiniklaim ko. Sino man tao at umaangkin sa pangalan nito, hindi ko ito ipamigay. Pero ipagsalo-salo ko po. Kung mayroon man siya yaman, o totoo ba may-ari ang siya ang may-ari ng Saba, Malaysia? Pat maliwanag, yan naman ang pinagguluhan. Bakit natin hindi pagtulungan at pagkaisahan? Bakit natin hindi angkinin natin para sa kaunlaran ng bayan? Ang mga Malaysian government, hindi naman natin paalisin. Siguro kulang pa sila ng tao, dagdagan lang sila. Doon ang dumagdag Pilipino. May kunting kaalaman ang taga dito sa atin. Huwag nila imasama ang sinasabi ko ito. Mahal na presidente, mayroon po dito. Katibayan ang Sultan Sharif Ibrahim Ajibul Muhammad Pulalun, kahit saan po titingnan, nakaguhit po ito sa libro, authenticate po ng United States of America, the last sultan ito. Ang inaangkin ni Jamalul, ito po ang laman, pangalan ito. Bakit makapunta para sa kanila? Nandito pa ako. Kaya nga ang gaba, ngayon saan sila? Anong nangyari sa kanila? Umapak sila bilang sultan. Sa last word po, ang gaba pumunta at dumating. Ngayon, hiniling na natin, ito po ang dahilan kaya nga tayo naggawa ng ganito, ng press con, pati gumawa tayo ng ritual ng paghingi sa Diyos. Malaki itong impact. Magmula pagkabata ko, hindi ito nagawa. Ngayon lang. Ang 52 years na ako, ito lang po nagawa ngayon. Paghugas po ng sumpa. Pagpalinis po ng sumpa para mawalan ng visa. Nandito po ako, maghiling una-una sa ninuno ko hanggang sa Diyos. Yun po. Yan ang masasabi ko. Sana tulungan ninyo. Lahat ang media nakapunta dito, sana iparating ninyo buong mundo. Ang mensahe ko po yun. Mayroon pa ako po, family picture. Ito po ang anak ko, Juan, lalaki, ang Raja Muda ko. Ito po ang picture niya, isa-isa lang akong anak, lalaki. Ito po ang Raja Muda Sharif Al-Munil, kaisang-isa kong anak, tagapagmana ng trono ko. Mayroon ako family picture. Ito po ang apat kong babae anak. Panganay po si Princess Sading Ajibul Muhammad Pulalun. Segunda po si Princess Mamang Ajibul Muhammad Pulalun. Pangatatlo po si Princess Nur Paija Ajibul Muhammad Pulalun. Pangapat po babae si Princess Amraisa Ajibul Muhammad Pulalun. Ikalima po yung lalaki ko na ito. Yun lang, ito lang po ang anak ko. Ito po, mayroon akong picture, yung pag-recognize sa akin sa istorya po, hotel. Ito ang magpapatunay recognition ng istorya hotel sa akin. Sa ano ba yung November 20 pool. 20 pool ah. Ito. Recognition. Sa istorya. November 25 ito. Parang nakalimutan ko na kasi matagal-tagal na kunti. November 25 po ito. Marami po dumalo. Buong ano. Alam po ito. May kasulatan ito sa mga United Nations sa lahat ng bansa. Pinarating ko ito sa pagano. So, sa katunayan, tumawag pa po ang representative ng Morocco dito sa chairman ko ng overall. Kung tuloy ang recognition ko, sabi na po, sinabi niya sa akin, tuloy po. Tumawag po ang representative ng United Nations. Sa kanya po yun, sa oras na yun. Kung tuloy ang recognition ko, sinabi ni Chairman John Malik, tuloy po ang recognition ng Sultan Sharif Ibrahim Ajibul Muhammad Pulalun. Mayroon pa po ako. Sa panahon ng RPEU is barikatan sa Hulusulu.
Hindi sila po makapunta kung hindi ko ni-welcome. Namin buong grupo ko, taos puso kami nag-welcome. Alam namin po, hindi bala ang dinala nila. Pagmamahal at kaunlaran ng bayan. Alaman natin po na kalaban ng ninuno namin noon. Pero panahon nun, ta panahon ng gira, wala na po yun. Hindi na natin isipin hanggang ngayon. Ang tumulong pa rin sa bansa natin ay Amerikano pa yun. Amerikano pa rin. Kaya nga po, nag-welcome kami. Dito sa Alpius Barikatan, sa Amius Gubelmin, pati Philippine Gubelmin, dahil lang po nagkausap po sila. Kaya nga nag-welcome kami. Ito po ang litrato, ito litrato po ang adapted sa ni Omar, Sultan Omar Ali Saifuddin, ni na anak niya, kapatid po ni Sultan Haji Hassan al-Bolkiah. Nagpunta po ito dito sa Zamboanga City. Ako po ang pinuntahan dito po umupo. Kung ano po ang dinaanan ko, yun din ang daanan nila. Nag-backdoor ako, nagpunta doon sa kanila. Nag-backdoor din, nagpunta dito sa akin. Apat sila. Ang sabi sa akin ng isang grunayan, may bas-bas daw sa Astana ng Brunei. At sinabi ko pa rin at humalik lang dito sa akin. Sabi nila sa akin, dalawa po ang kabawa duli nila. Ang pangalan ko po nakaguhit doon sa Brunei Darussalam, kabawa duli ang Mahamulya, Siri Paduka Majasari Maulana, Sultan Sharif Ibrahim Ajibul Muhammad Pulalun, the Sultan of Sulu in North Borneo. Kasi ang alam ko po dito, ang dugo ng kalate ng Sultan of Sulu, kaya nga yan, hindi matanggap-tanggap kahit sinuman kasi hindi nila alam po ang kasaysayan. Hindi ko rin masisi ang Malacanang dahil anong alam nila sa kasaysayan ng hulo. Sinulat nila po, nagpunta ang taga-hulo, ang umaangkin sa kakayahan ng Sultan of Sulu. Sinulat nila po agad-agad na hindi nila tinanong ang hulo kung sino talaga ang totoo. Ito po ang magpapatunay bilang si Peheng Sari ang pangalan, pati apat na tatlong religious leader niya. Ang pangalawa po, si Haji Harun, na dito po sa Brunei Darussalam. Kapatid po ito ni Sultan Haji Hassan al-Bolkiah. Humalik lang po dito sa akin. Pag isang araw, umuwi ka agad sa Brunei. Sinabi po sa anak ko, i-convince daw po ako magpunta sa Brunei ulit. Pero hanggang ngayon, hindi pa ako nakapunta. Pero may balak po ako magpunta. Yung isang araw, tumawag sa akin ang Bruneian. Ang sabi ko, sabihin ni Peheng Sari, Sultan Haji Hassan al-Bolkiah, tulungan niya ang Pilipino doon. Magpresenta siya dahil ang dugo ko ay Bruneian, nagkalahati. Kailangan ko ang tulong ng Brunei Darussalam. Dahil kahit alinin po, pareho ang dugo namin, pareho ang apo namin. Nagpunta po ako doon, hindi pera ang pinunta ko. Linisan ko po ang pangalan ng lulo ko, ng Late Muhammad Pulalon. Kasi ang anak, ang alam ko dito po, anak siya ng Sharif Abdullah Maghrib. Ang Sharif Abdullah Maghrib po, Sultan Sharif Ali Barkat ng Sultan of Brunei. Yun na po ang apo namin pareho. Doon kami nanggaling, doon kami ang dugo namin. Hiritan ng Prophet of Muhammad. Hindi po pwede maging sultan ang dato kailanman. Baptize lang po yan. Hindi po maging ano-ano ang dato kadahil sa yaman ba? Kaya nga siya naging dato. Kahit minsan, hindi po pwede maging sultan. Pero bukas po ang pagsultan. Kung sino man ang may kakayahan, kung sino man ang umaangkin ng pagkasultan, wag lang umagaw sa ibang pangalan. Sa pangalan po ng ninuno nila, bukas po yun. Kung sayo, sayo ang pangalan. Kung akin ay akin, para walang gulo. Ito po ang hindi ko ipamigay ang pangalan ng Late Muhammad Pulalon. Pero ipagsalo-salo ko. Kung mayaman man siya at totoo ang sinasabi pinag-aagawan ni Jamalul yan, pagsalo-saluhan natin lahat. Ang mahalaga sa akin dito, ang buhay sa kabilang buhay. Kasi religious leader ang lulo ko maglakad sa mal. Hindi mahalaga ang buhay nila dito sa mundo. Ang mahalaga sa kabilang buhay. Ito po ang kahilingan, ang Mr. President, mahal na presidente namin ng Pilipinas, hilingin ko sa iyo ang tulong sa Sabah, Malaysia.
bilang Sultan Sharif Ibrahim, Ajibul Muhammad Pulalun, nandito po naghihintay ang tulong mo. Panawagan ko sa buong mamamayan at sana